Hello guys, welcome to Suraj Vlog. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. At yun, ang ating bagong features ngayon ay ang Suzuki Bergsman. Ah, medyo lumabas na rin naman to ilang buwan na, pero tignan pa rin natin kung anong advantage or disadvantage ng motor na to. Let's go! Ito guys ang kanyang front view, ayan ang kanyang windshield, meron siyang apat na tornilyo, Allen type, ayan ang kanyang headlight, ayan ang kanyang signal light, lahat po yan ang LED na, ayan ang kulay niya ay black, glossy type, ayan ang kanyang signal light, bilog, then yan sa gilid ng tapalodo meron siya reflectorized na kulay orange. And then yan ang disc and single piston caliper. Ito guys ang kanyang battery, nakalukit siya sa taas. Parang sa air blade lang nakalagay siya dun sa loob. Mas maganda ganyan location niya. And then yan meron siya rubber stopper. Yan ang kanyang positive and negative. And then dun sa gilid yan ang kanyang fuse na dalawa. Yan naman ang mga wires na nakakonek sa mga ilaw and then sa busina. May kita nyo yung mga wires, balot na balot, talagang safe na safe kahit mabasa. Yan ang kanyang fuse. Sub and main, 15 and 20. Dito naman guys, ito ang kanyang panel. Yan, digital lahat yan. Dito naman kay Bergsman, visible yung kanyang left and right signal light, engine, has yung caution, saka high beam. Yung kanyang mga switches, high and low, signal light, at syempre ang busina. Sa baba, meron siya mini pocket. Yan, parang pintuan ng kotse pagbukas. Meron siyang charger sa loob, 12 volts and 12 watts nakalagay sa gilid. Ganyan siya kalalim, kasya ang cellphone mo. Yan ang kanyang advantage, meron na siya sariling charger. And then dito sa kabila may maliit din siyang lagayan. Pwede siyang lagayan ng towel or pamunas mo. Yan ang kanyang standard na susian. Meron din siyang kill switch. Yan, maganda sa kanya. Yan ang kanyang hook at ganyang kalapat ang kanyang footboard. Pwede mo ipatong yung paa mo dun sa taas para siyang NMAX. Parang sa NMAX. Ganun. Dito naman tayo sa kanyang box. Napakalaki ng kanyang box. Kasi dyan ang half face, syempre. Ayan kanyang manual and side mirrors. Hindi pa nakabit dahil brand yung unit. Yan ang itsura ng kanyang manual. Then yan ang kanyang fuel tank. Capacity niyan is 5.5 liters. Siyempre recommended na gas lang sa kanya o kahit sa motor naman pagbago, unleaded lang po. Yan naman tayo sa likod, yan ang kanyang tail light. Naka-chrome ang ilalim ng tail light niya. Yan ang kanyang close up view ng tail light sa signal light. Then sa likod siyempre nakalagay ang Suzuki. Yan ang kanyang kabita ng plate hold, ng plate number, at meron din siyang reflectorized. Ayan guys, nakikita nyo sa gilid nakalagay Bergsman. And then yan ang kanyang tire hugger hanggang dulo na, kaya kahit maulan di masyado matatalsikan yung ilalim mo. Syempre merong cover yung engine, ano lang yan, hindi siya matigas yan, rubberized lang at air cooled siya. Wala pa siyang coolant. Ano lang siya naka-fan. Siyempre, sporty type na tambucho. Yan ang kanyang passenger peg. Yan, sa gilid yan may nakalagay na SEP or Suzuki Eco Performance. Kumbaga sa Eco, parang sa mga Mio. May lumalabas na echo. Yan ang kanyang kabilang side. Kanyang single shock sa likod. And then drum brake siya. Ayan yung brake spring niya.
And then yung sukat nitong gulong sa likod, size 10 lang siya. And then yung sa harap naman is size 12. Medyo disadvantage yung size ng gulong sa likod kasi nga medyo maliit. Pero sa unit, maganda naman siya. And then pwede mo siyang pambiyahe, pang grab or pang service araw-araw. Yan ang airbox and then may kickstart siya. Yan ang kanyang drive belt sa loob niyan. Yan yung kabilang sides, yung kabilang passenger peg and then yung kanyang side stand. Sa side stand may safety pa din diyan. Pag nakababa or binaba mo pag umandar, mamatay yung makina. Yan din pag nakababa, hindi mo siya mai-start. Yan ang kanyang center stand and ang kanyang ilalim. Ganda rin naman. Wow. Dito naman guys, makikita nyo ang Suzuki Bergman Street Specification, ang kanyang mga features or detalyado or detail sa kanyang engine or sa mga ibang parts ng motor na to. Yan, engine type, 4-stroke, 1-cylinder. Itong ano na to, 125cc. Bergman Street 125 siya. Siyempre, speedometer digital. Braking type siya is combi brake. Yeah. Chassis niya, front suspension, telescopic, rear suspension, swing arm. Fuel capacity is 5.5 liters. Ground clearance, 160 mm. Under seat storage is 21.5 liters. Wow, laki. Type and brakes naman tayo. Sa tires naman, ang front niya is 90x12. 12 yung sukat ng mugs. And then sa likod naman, 90x110. 10 yung sukat ng mugs. Tubeless siya. And then wheel type alloy. Sa harap, disc sa likod, drum brake. Headlight, taillight, turn signal light, lahat ay LED. Ang battery niya is maintenance free and 12 volts. Ito naman guys ang kanyang demo. Yan ang tsura ng digital niya kapag naka-on. Yan mga indicator lights, signal light, left and right, high beam. Yung dalawang button na yun, pwede yung pang-reset, pang-select. At yan naman siya pag nakailaw. Yan ang kanyang headlight, yan ang kanyang signal light. Yan ang kanyang taillight. Alright guys, salamat sa panonood. Like and share and subscribe. Malaking tulong na po yun. And then sana po meron kayong nakuwang knowledge or details regarding sa vlog na ito, sa motor na ito. Maraming salamat po. Ride safe always and stay safe. Thank you.